Hi, I'm Arnold. I'm Chris. I'm Isha. And I'm Anjo. And we are Jitter Jays! Ta-da! Yung band name namin nabuo nung mismong first time namin nag-gig. Ito isang wedding reception last year. Tama, no? 2018. And by that time, nung nasa van na kami, wala pa kami nabuo. Pero beforehand, may mga ideas na kami and stuff. So, nung time na yun, ako yung parang, hindi ko alam kung ako lang yung parang kinakaban or hindi lang nila pinapakita. Nag-iisip ako, as in, nilarack ko yung brains ko. Tapos, dahil naisip ko yung kaba, para ano bang other words for nervousness? Ganun. So, jitters! Jitters. Ayan, nabasa ko jitters. Tapos may naisip kami before na, Hey Jays. Reference dun sa kanta ng E-Heads na Hey Jay. Why not pagsamayin yung Jay, Jitter and Jay. Kasi JJ, pag sinortcut JJ, madaling tandaan, ganun. Tapos, catchy. So, Jitter Jays. Tapos, medyo crammed yung idea. Pero, eventually, tinanggap naman ng buong band. Hanggang ngayon, yun na. Yun, nagamit na namin siya. So, we just stuck with it. We're Jitter Jays. Yun lang. Ay, yung sa conspiracy kasi tumugtog kami sa conspiracy cafe sa QC. Tapos ayun, tumugtog kami nung song, pwede mo sabihin yung kanta. tinugtog namin yung Awit sa Palaka. Tapos yun, after nung set namin, actually after nung, tama ba? After nung set, after lumapit nung ba yung lahat ng tumugtog? Oo. After nung lahat ng tumugtog, parang yung sound engineer doon, nagulat kami, blinay niya yung... Ay, actually, tinanong muna niya yung band page namin. Tapos nag-follow agad siya, like, ganun, after nung set. Tapos, nagulat kami, blinay niya yung isang record namin nung sa Awit sa Palaka. Ayun, nagulat kami, parang na-touch kami kasi parang sobrang na-appreciate niya agad. Hindi namin nakalaan. Saka, good feeling kasi before ata pinayod, parang kinausap si Kuya Anjo. Noon, di ba? Parang, ayun, na-recognize nga yung kanta namin. Tapos, biglang pinay. So, parang, sobrang good. Good vibes. Na-touch kami. Ayun. As a band muna. Sige, as a band. Kasi kung as a band, ang nakikita kong ginagawa is pag may idea yung isa, ipa-forward sa banda, tapos mag-brainstorm kami paano pa gagawin yung kanta. Tatapusin namin as one. Yeah. Kaya ba? Kanya-kanya. Yun sinabi ni Chris as a band. Tama. Pag ako naman, either lyrics muna or music. Pero ano eh, alam ko ano eh, pag nasa mood talaga ako. Yung dalawang kantang yun, nagawa ko siya nung sobrang nasa mood ako. Kaya, thankfully, magandang kinalabasan. Hindi ako nag-stick. For now, hindi pa nag-stick sa isang process. Parang, nag-explore pa kasi ako since nagsisimula pala ako. Depende, either music muna or lyrics or both. Parehas. Pero, ayan, for now, wala pang stick na process. Okay, ako parang, since never pa nakagawa na ko to, pero may ginagawa ko. Parang ganun din, nag-experiment pa ako sa kung anong mauna, kung ano yung ano. Kaya, we'll see. Ako, halo-halo eh. Nung sa mga first songs ko, nung bata-bata ako, mas nauna yung music kaysa sa lyrics. Pero ngayong mas tumanda na nakakasanayan ko na yung pagsabihin, yung words and music, ganyan. Tapos, depende sa mood kung ano yung mas, ano,
yung mas preferred ko. Kung depende sa hinihingi ng song na yun. Isama tas, rin pala natin, ay sorry, isama pa rin pala natin yung inspiration. Usually inspiration. Paano natin ako? Oo. Tapos lately parang ano, nakasanayan ko na yung nagsusulat ng journals before writing songs. Visual kasi akong tao. Gusto ko makikita ko kung ano man yung mga ideas na ilalapat ko sa kanta. And hindi ako yung tipo ng songwriter kasi na kung malungkot ka, you'll write right away. Ganun. Paano ko makakapagsulat kung malungkot ka, diba? So pinapalipas ko muna yung feeling na yun. Then saka ako nag-journal. Then after ilang days, kung nasa may gana ulit ako magsulat, ayun, binabasa ko ulit yung journal na yun. Tapos base dun sa mga nakasulat, dun ako nakakapagsulat ulit. Dun ako gumagawa. Ako ano, since birth, charot lang. Since birth yung naging creative process ko. Eh, charot lang. Binibigay lang sa... binibigay lang sa akin. Napapanaginipan mo. Napapanaginipan ko. Dun sa 100 songs na nagawa ko. Hindi kayo naniniwala, guys. Eh, charot lang. Hindi, ano, sige na, seryoso na. More on ano kasi ako, more on writing talaga. Nasa process pa ako ng learning pagdating sa music or sa melody making. So, yung first ever na sinulat ko na naging song is collaborative work siya. Kasi ako yung nagsulat ng lyrics kasi ma-poetry akong tao. Tapos yung melody, si Anjo yung gumawa. So yun, parang yun, ang strength ko is more on sa lyrics. Tapos, nasa process pa ng learning ng music. And I thank you. Tapos yung dagdag sa akin, ang funny thing is usually lumalabas yung creative juices ko pag nagpo-procrastinate ako. Yung, yung dalawang songs, yung una ginawa ko siya nung may sakit ako. Absent ako sa school nun eh, so walang magawa, so gumawa na lang kanta. Tapos yung second song, ginawa ko siya nung natapos ko siya yung lyrics, natapos ko siya nung hours before yung class kung saan ipepresent ko yung kanta. Sobrang okay naman, maganda naman kinatapusan. Abangan nyo pa yung song ni Chris. Oh, kaabang-abang yun, promise. Lahat kami naabangan nyo din. Trouble? Wait, nasa ban? Oh. Uy, mababait kami. Hindi kami napapatrouble. Wala eh. Puro ano lang, technical difficulties lang. Mga good, ano yung good? Oh, good kami, promise. Good boys and girl. Kami patrouble. Ano ba? Wala eh. Kasi baka siguro technical. Technicals lang. Technical trouble lang. Kaya ba may technicals kayo na? Pag nagigig tayo kasi may usually kasama natin si mama or papa. Or wala, masyado tayo mabait eh. Sa technicalities, ano ba? Mabait tayo. Kayo nila kaya dyan. Mga amps na nagluloko. Yun lang naman sa... Oh, equipment or... Mga mic natch, normally, yung mga ano, misunderstandings na trouble. Lahat naman ng mga bands. Trouble ko lang pag di ko alam papunta dun sa... pag ano, pag naligaw. Pag nagdadrive ako, tapos di ko alam saan pa. Or pag may nalalasing. Oh my God! Oo, tama. Sino yun? Hindi yun. Sino ba yun? Makakahiya siya. Isang gig minsan. Ano yun? Blind item yun? yun lang naisip ko actually. Oo nga, trouble yun. Trouble. Dalawang beses suminto yung sasakyan. Binuhat. Binuhat. Grabe. Live gig ng live gig. Live gig? Oo. Oh, ganun. Puro ganun. Ano, pag may opportunities ang live gig ko agad. Kasi ano eh, pag may gamit naman kayo eh, kahit ano magagawa niyo eh. Thankfully din, na-introduce sa amin yung OBS. Itong OBS gamit namin is live. OBS. Yes, OBS is live. Recommended software po. Since naka-lockdown nga tayo, parang yun nga, mas may chance tayo maging productive kasi nasa bahay lang naman tayo, di ba? Kaya, tapos maraming mga gawa ganyan. Kaming tatlo naman, magkakapatid kasama, so madaling mag-usap, mag-collaborate. So, ngayon si Ate Isha. Oh, adapted ako. Adapted. Adapted daughter ang dito. Ngayon, nakakapunta na siya dito. Ano, ako, marami kaming nasusulat na songs pa. Yun, sige, Anjo. Tapos,
Vlog. Papanaginipang songs. Tapos na-explore namin yung mga gamit. I vlog. Nag-aaral kami ng music production sa mga sarili namin. Oh. Promote na rin namin. Every week, may project kami. Parang yung title is Cover Your Originals Challenge. So, every week, may bawat member magre-release ng vlog. Tapos, aside sa mga few questions na sagutin niya, kakantahin tutugtugin niya yung isang original song by the band na hindi niya usually kinakanta or tinutugtog. So, abangan niyo siya weekly, every Friday or Saturday. So, ayun. Abangan niyo yung week 2, yung drummer namin. Sino yan? Dami mag-aabang na girls. Dami mag-aabang na. Puro girls yung audience. Siguro yung ano, kung popular muna. Sige, popular muna. Yung main influences natin. Rico Blanco. Rico Blanco, River Maya, it's Ellie. Si Rico Blanco yung vocals. Pagswerte tayo, The Beatles, Paul McCartney. Wow! Ringo wow. Starr. Wale mo, di ba? Panaginip na yun, ha? Kasama sa napanaginipan ko yun. Pero ayan, tulad ng sinabi ni Chris, yung mga main influences namin. Pero pinaka-realistic yung mga OPM bands like E-Heads, Rico Blanco. Ako si ano, si Beethoven. Beethoven to. Or, may potential kasi yung tao na yun. Naniniwala ako sa kakayan. OPM. Ay, mga Piyanjo. Folk ano natin. So, oh, yun. Mga folk. Yan si Joey. Okay. Ano. Yan. Yung mga, kahit mga pag-front. Ano. Yung mga inisip mong hindi ka worthy na kakolab. Yan sila, Joey. Sa oh, yun, Cynthia. Yun. Si Cynthia. Si Gali ka talaga. Si Cynthia Patag. Cynthia si Alexander. Dong Abay. Si Dong Abay. Si Bayang Barrios. Pag foreign ba? Foreign. Na si Lady Gaga. Mama told me. Ed Sheeran. Mga ganun. Ako si R. Kelly. Remix to Ignition. Mas maganda ka, mas maganda nga yung collab na hindi mo ka Janway. Actually, yung mga unexpected. Tayo naman yung tipong banda na ano. Wala naman tayong genre. Oh, wala kaming genre. Kahit anong pinapatulan namin lahat. Abahan niya may magra-rap na malapit na. Pause nyo. Lambiro. Abang-abang kayo. Okay. Next, yung mga hindi popular. Sa friends natin. Ako, una ko na naisip agad yung mga tropa namin sa Musika PH. Kalisto. Kalisto, sina Phoebe, sina Ken, sa Kambini, mga nakasamahan namin. Kasi madali silang pakisamahan. Arjan. Tropang tropa. Oh, sina Arjan. Wati, Jilbo Melody. Diba? Daming. Sigur, mga feature ng mga relatives. Si Bernie. Hi, Bernie. Uy, si Bernie. Si oh. Bernie talaga. Dave, ikalimang member na yun eh. Member honorary na yun, member yun. Jitter Jay. yung original na pangalan ng Jitter Jays talaga ay Kent. Bernie. Kent. Kasi Kent, di siya pwede because lagi. Just Kent. just Kent. Yun talaga yung ano, yun talaga yung original. Si Iyana din. Oh, ayaw nga si Iyana. O, lalagyan natin ng ano, ng Dami. Relatives na kumakanta. Siguro ano, kung kaya maging productive. And, pero naunawaan ko din naman na may prone sa, na-depressed sa mga nangyayari sa mundo. Ganyan. So, hindi sila nakakapag-create, hindi sila nakakapag-empathize. So, kung hindi ka marunong mag-empathize sa kapwa mo, hindi ka makakapag-reflect, hindi ka makaka-create ng art. Gumawa ka lang mga things na pagpapa-stable sa state of mind. Ganyan. Facebook yan or something. Basta anything TikTok. na masaya. TikTok ka. Ganyan, magbasa. Uy, na-offend sa mga friends na nagti-TikTok. Magbasa ng mga libro. Yung muna sa coping up with the pandemic, though mahirap siya for some, lalo na yung kunyari, walang equipment, ganyan, or hindi makapag-live dahil limited yung resources or walang internet sa bahay, data lang ganyan. May other avenues pa naman for productivity. Yan, magsulat.
yun, sumulat ng kanta, managinip ng kanta. Nangyari talaga yun. Kaya ate issue. Nangyari sa akin yung kacharot. Mag-practice ng instrument, ganyan. So yun, madaming pwedeng gawin. And advice din, also, in general naman, yung kagaya ng lagi kong sinasabi, always be humble at saka always be thankful sa lahat ng mga taong nakikilala along the journey. So general advice ko is, as a musician, siguro just don't compare yourself to others kasi may, yun nga, bukod sa magkakaiba naman tayo, kunwari may mas bata sa'yo, tapos mas magaling sa'yo, wala yun. Kaya mo yun, kasi ganun talaga ang buhay, it's unfair. Kaya sa'yo naman, gawin mo lang yung gusto mo. Huwag mong hayaan yung ibang tao na ilayin ka pa baba, ganun. As for productivity, kasi ako, ang ginagawa parang talagang, kunwari, may nafe-feel ako something, nalulungkot ako, i-distract ko yung sarili ko. Like, in this case, siguro gagawa ko kanta or mag-practice ako instrument hanggang sa, siguro ma-channel ko yung feelings ko dun sa ginagawa. Ako, para sa mga nagsisimula, kung alam nyong may or talent kayo or sa tingin nyong kaya nyo namang i-bring up yung talent, huwag kayong mag-hesitate na improve siya agad. Tapos, while you're at it, pwede ka na rin maghanap ng opportunities like finding friends na may common interest or common passion. Kung gusto mo mag-solo artist, okay lang din naman. Kung gusto mo ng banda, maghanap ka lang ng friends na may common interest or passion. Tapos pag meron na, may decided ka na mag-solo artist or mag-banda, it's time to grab opportunities na para makapag-explore ka. Ano man yan, gigs or online gigs or anything. Basta, pag alam mo kaya mo, gawin mo, grab mo. Kasi, huwag mo hayaang mare-regret mo siya in the future. Tapos, sa paggawa ng kanta, huwag niyong pilitin yung, ay, kailangan kong gumawa ng kanta ngayon. Huwag niyo pilitin na, huwag niyo pilitin yung sarili niyo na gumawa. Basta feel niyo, gawin niyo. Ayun. Kasi pag pilit, malata siya sa kanta. Tapos, pag yung ginawa mo siya dahil feel mo talaga, like yung ginagawa namin, ayun, mapapansin yun sa results sa kanta. Tapos yung sa productivity during the pandemic, ayun, kung walang gamit, okay lang. Huwag niyong pilitin mag-practice. Practice ng instruments. Gumawa ng kanta kung kaya. Kung feel. Tapos, pag may, kunyari, pag may kaibigan ka na may phone, siguro, yun, take the opportunity para mag-online kahit saglit. Para lang ma-promote yung mga songs mo online. Tapos, pag may online gigs, ayun, approach lang, kunin nyo agad yung opportunity para magandang experience din siya. Yung, okay, may, yung new normal niyan. It's fun. Nagkataon lang na may gamit kami ngayon, kaya ayun, nagagamit namin siya, thankfully. Tapos, ayun, basta huwag matakot, and tulad na sinabi ni Chris, huwag niyo compare yung sarili niyo sa iba. Yung results, okay lang yan. Sa simula talaga, parang lay low muna. Parang hindi pa magiging impactful for others. Pero eventually, mag-improve din kayo. And dadating din kayo sa point na, uy, ayos. Ganda yung nabot namin. Nung sarili ko, nung banda namin. And maging friendly sa kapwa artists. Laging magandang, let's be supportive sa ating laging, mga kapwa artists. Laging yung magandang attitude yung makakapagdala sa'yo sa mga magagandang opportunities. Saka ano eh, kung nasa scene ka, parang network kasi siya ng mga tao. Yung music industry kasi hindi lang siya talent and passion. Mm.
it's more on people business, people skills. Actually, sobrang laki nga ng tulong ng connections eh. Ever since na nag-start kami sa musikapihan, parang tuloy-tuloy na. Parang wala na kami tigil sa ginagawa namin. Kailangan wag kayong mahiya. Maging proud kayo sa sarili nyo. Ilabas nyo. Tawag dito. I-advertise nyo yung sarili. Yung banda nyo. Yung sarili nyo. Tingnan nyo si Chris. Drummer siya ng isa pang banda. Advertise din natin. Actually, Liwanag. Hi, friends! Hi, Kendiwanag. Parang, yun nga. Example yun. Kasi dahil dun. Dahil naglakas loob kaming tumugtog. Ayun. Dahil dun. May nakilala kami ibang, mga kapwa masigero. Tapos yun. Simula nun. Naging gumanda. At bukas sa madaming opportunities. Baka yung sa susunod, magiging artista na din. susunod yan sa yapak ni Mark Abaya. Provinciado. Hindi, wala na provinciado. Ay, si Rico Blanco, nag-artista din ha. Alam nyo ba yun? Ayaw. Pangarap na between, tatay siya ng bitang babae. Best actor. Oo, papa, sisend ko mamaya yung... sisend ko mamaya. Pinanood ko yung palabas na yun dahil kay Rico Blanco. Tapos namatay yung character niya. Anyways. Yun pala talaga yung artist. Yun pala talaga. Yung calling talaga. Yun talaga. Nagsimula lang din. Talaga, yun ang nailan ko ba't nagbabanda. yun po pala. Yun ang talaga yung purpose. Yung artista pala talaga. Yun, advice yun. Magbanda kayo. Banda kayo kung gusto yung mag-artista. Joke lang. Malayo tayo. Ay, yung sinabi kanina ni Arnold, yung wag madaliin yung process ng paggawa ng kanta. May share si... Yeah, kasi nanood ako nung isang araw nung online songwriting workshop ni Gary Granada. Grabe pala magsulat yun. Parang maka 2 lines ka lang sa isang araw. Masaya na siya. Ganun. Hindi niya pinipilit. Slow writer din siya. Simula nung narinig ko yun, ang bagal ko na rin magsulat. Inspire siya. Binagala na din niya magsulat. Binagala ko na. Yung huling kanta na sinulat ko, mga 2 weeks nagtagal. And hindi nakaka-stress. Parang may mga kanta kasi na parang stressed ka. Kasi ganun din ako pag parang bigla na lang may isipan ko yung kanta na ginagawa ko. May isip ko idea. I-ano ko na lang. Parang unti-untiin ko. Tulad ni Chris, parang hindi namin siya pina-force sa... Well, no pressure, pero pressure yun. No pressure, pero Chris, tapusin mo na. Ilang months na namin siya kinoconvince. Pero ginagawa naman niya. Slow process nga lang. Pero feeling ko worth it naman. Sobrang worth it pag gumabas ang kanta. Hindi ko sinestress yung sarili ko managinip. O hindi. Hindi, pero totoo yung sinabi ni Arnold na pag in the zone ka, lumalabas siya. Yung lyrics ng Apology, parang itinai ko lang siya ng isang upuan. Dahil yun, medyo frustrated ako sa isa kong student na victim nga ng domestic violence. So, bigla ko lang siya nasulat. Out of. Yan. Anyways, share. Thank you po! Like and follow our page, Jitter Jays PH. Thank you, Attic Room Productions, for this opportunity. Salamat. Thank you po. Salamat po. Bye. Bye. Stay safe.